So hi guys, welcome to our podcast. So today I'm with Jasper and Wendell, and my name is Aloja. And today we're going to talk about sino pipiliin mo, mahal mo or mahal ka? Ayan. So hello guys, so I'm Jasper. So actually Aloja, that's very timely to talk about you. Bakit mo naman nasabi, Jasper? Kasi diba, we have a friend. Yeah, common friend. Common friend. Uh-huh. Do I know this person? Yeah, you actually know. Really? You absolutely and know her. Ah, talaga? Like, she's, I think I consider her as your twin. Pero yun nga, Aloja, that's so timely because she's been struggling on what to choose or who to choose. Talaga, between the one the one she loves or the one that loves her. Oh, really? Paano mo nasabi na so, mahal siya? So, sino pipiliin mo? You didn't answer the question. Yeah. Ikaw, sino pipiliin mo? I think it depends on the scenario. Paano but, scenario? I mean, I'm not... I personally didn't experience that firsthand. Really? But if I have to choose, I think I'll give importance to the one that shows love to me. Yung person, the one that loves yung person me. Na nagla-love sa'yo, instead na yung person na gusto mo, ganon? Yeah. Bakit? I don't know. Because, I mean, as a gay, I mean, it's hard to... Find someone that loves you really, really. Oh, I mean, truly. Yeah. So as a gay, I think I'll just instead of loving the person who doesn't want me, I'll focus on the person that loves me. Pero wait lang, bigyan naman natin ng ano ba? Bigyan naman natin ng chance yung tao na sinasabi niyo hindi love yung friend niyo. Paano ba? Ano bang pinapakita nung guy dun sa friend niyo? Para masabing hindi talaga siya love. Gets mo ba? Baka naman love pala niya, hindi lang expressive. Based sa kwento. Based sa nakikita namin. Ah, talaga? So, na-meet niyo na yung guy na hindi siya love? Yeah. Talaga? So, ano masasabi niyo kapag nakikita niyo sila together? Awkward. Kasi nga, ayoko na rin ng mixed signals, diba? Oh. Gusto ko yung parang may commitment. Yeah. Yun lang din. Kasi we've seen our friend firsthand on how she was hurt in her past relationships and we don't want that to happen again. So, the least thing that we want for our friend to experience is true love without any reservation. Pero ano sabi nung friend niyo, sinong pipiliin niya? Or sinong mas gusto ba talaga niya? Yung mahal siya or yung mahal... niya. Mahal niya. Mahal niya. Ano yung ulo niya eh? Taga-ulo niya. Taga-ulo niya. Pinig sa amin eh. Totoo kasi, feeling ko ako naman yung nasa situation, okay. No? Hindi ko sure. Pero kasi mas lamang for me yung ano, pag ako ha, opinion ko lang, mas lamang for me yung mahal ko. Bakit? Kasi kapag yung mahal lang ako, or gusto lang ako, parang feel ko may irita ako, ganun. Parang, alam mo yun, parang okay, mapipilitan ako, ganun. Pero feeling ko case-to-case basis yan. Parang iba yung na-experience namin as part of the LGBT community. And then yung pag straight ka, straight girl, straight woman ka. Kasi kami talaga, we're deprived of true love. Pero pag... Uy, paano mo naman nasabing deprived kayo? I mean, romantically. Oh. Deprived kami romantic love. Pero pag... straights kasi parang they easily find, 'di ba, love may oo, parang pag hindi na pwedeng isa, parang mabilis na makahanap. Oo, kami wala, mahirap. Pero do we understand naman our friend? She's still our friend pa naman. Kahit tama siya. Oo. Grabe na. Ay, parang nasaktan ka. Ay, hindi! Ay, yun na. Hindi! Nakaka-relate ka ba? Hindi ko naman kasi kilala. Ayaw nyo naman sabihin kung sino. Basta nakaka-relate ka. Pero friend ko din. I think so. Oo naman. Ano ma-advise nyo para sa kanya kung ano, sa situation niya? Pagpatuloy mo katangahan mo. Sa akin, read between the lines. Read between the lines? Bes, ganito kasi yung nangyari. Sabi ng mga... Alam mo ako siya! Alam mo ako! Nalakala ko ba kami nagawa pala na story?
sorry. Hindi, feeling ko yung friend nyo nakapag-open up na rin sa akin. Feeling ko yung person. Ah, parang ano ba? Familiar yung story? Feeling ko yung person na sinasabi nyo, kilala ko. Mm-hmm. Ang point naman kasi niya, yung dun sa taong mahal niya, feeling ko mahal din siya, pero kasi parang hindi pa ganun ka-ready kasi may priorities pa. So parang okay, go. Pero nag-commit ba? May nasabi ba na in the future, I'll court you? Ayun nga, wala siyang sinabi. So anong pinangahawakan mo? Yes. Yung everyday silang nag-uusap daw, tapos pag magkasama sila, masaya naman sila. Naiyak ako. Kakarelate ka ba, bes? Hindi ka to, ha? Hindi nga! Pinakwento ko lang yung point of view niya para may paglaban niya naman yung sarili niya kung bakit niya pinipili si yung gusto niya kaysa dun sa may gusto sa kanya. Parang mas masarap kasi magmahal kapag, alam mahal mo yun, mahal mo talaga yung mahal mo, ganun. Ito naman. Feeling ko naman gusto din niya nung guy yung girl. Sadyang may priorities pa kasi si Guy. Which is, alam nyo naman, may priorities pa si Guy. Pangilan ka sa priority niya? Hindi ko naman gusto. Wala sa top 10? Oy, grabe. Hindi ko naman pinipilit na ako yung maging number one na priority ikaw? Talaga. Ikaw yun? As the girl. Ikaw ba yun? Kasi, hindi, totoo to ba? Tagiyak ako! Katotohanan na. Tagiyak ako! Hindi mo ito kwento. Kwento ito ng kaibigan. Kaya naman ako all about you. Naawa kasi ako sa kanya. Naawa ko kasi, kunwari ako yung babae, no? Tapos ganun yung situation ko. Hindi ko talaga ipipilit na gusto ko ako yung number one na priority mo. Kasi dun sa past na relationships ko, best, gusto ko ako yung priority niya. Tignan mo, hindi nag-work out. So, dapat feeling ko ngayon, okay lang hindi kayong priority. Kasi alam mo naman sa self mo, nakikita mo naman na may iba pa siyang gustong i-achieve sa life. So, bigyan mo rin siya ng space. So, makakapaghintay? Ako? Ay, siya? Si girl, oo, makakapaghintay siya. Pero not necessarily mean na, like, kung gusto mo na jowain siya ngayon. I mean, gusto nung babae na jowain nung lalaki siya ngayon. Hindi naman niya ipipilit. Ang point ko lang din dyan sa part na jowa, hindi ko naman sinasabi na, oy, jowain mo na ako ngayon. Hindi ganun. Parang gusto ko lang marinig from you na, sige, hindi ako ready ngayon, pero may something sa atin na parang may pangahawakan lang ako habang naghihintay ako. Pero, ganun. Pero nagsabi na ba siya ng I love you kayo? Yung lalaki? Nung lasing. Hindi, pero hindi siya nag-I love you. So, anong pinangahawakan ni girl kaya ngayon? Kaya, mahirap na. Yung ganun lang, yung nag-uusap lang sila araw-araw, gano'n. Kasama wala sila na, masaya. Yun ano, bakit ba? Bakit ako kailangan sumagot? Wait lang kasi, Hindi, syempre girl yung friend namin. Baka mayroon ka rin ma-advise. Girl, yes. Hindi, basta ang gusto ko lang talaga yung may pangahawakan ako. Kasi kunwari, LDR sila ganun. Siyempre kapag LDR, gusto mo rin yung willing ka maghintay basta meron kang, alam mong sure ka na may babalik pa sa'yo, ganun. Kesa naghihintay ka, pagbalik pala niya, wala na pala. Hindi na pala siya interested. Ah. Yun yung nakakatakot sa part ng girl. Nakikinig ka man. Kung mapanood mo man to. Please, give importance, word of affirmation sa girl na friend namin. Please, magbigay ka naman ng assurance. Assurance lang. Hindi naman kailangan kayo agad. Huwag mo lang muna ng commitment, assurance lang. Parang may panghawakan yung friend namin. Naawa na rin kasi kami. Oo, naawa na din kasi ako sa kanya. Feel ko parehas tayo ng pinag-uusapan. Feel ko nakapanty lang siya. Ay, magbabay ka muna. Ikaw na! See you sa part 2! See you sa part